Imagine mga tao, templo din na nagpasimuno ng sistema na yon during the time of our Lord Jesus Christ. Mga skriba, mga priest, sila mismo mga taong simbahan ang umabuso, mga kapatid ng templo. Sila mismo mga taong simbahan, mga kapatid. Hindi pala, well, totoo ang sabi ng Matthew 7:21, mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Hindi kasi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay talagang nananampalataya sa ating Panginoon. We need to identify kung sino yung mga taong palengke at mga taong templo, mga kapatid. Yung mga gawain sa palengke at yung mga gawain sa templo, mga kapatid. Hallelujah, huwag mong hayaan na ano bang mga bagay na yan na mag-distract sa'yo, mag-aalis sa'yo, magwawala sa'yo, magpapahina sa'yo sa iyong pananampalataya. Hindi po yan mga bagay sa templo, kundi mga bagay sa palengke. You are a temple and you are not. Oh, hindi tayo palengke, hindi tayo pipitsugin lang. Kung ang tingin niyo po ngayon sa inyong sarili ay pipitsugin lang, huh? Wala, ano lang yun, yung UPC? Pag gano'n ka lang mga kaibigan mo, ano religion mo, UPC? Ano yung UPC? Hindi, ano lang yun, pag-born again. Para lang kaming born again. Para lang kaming GIL. Hindi po, hindi ako papayag na para tayong GIL. Hindi ako papayag na para tayong mga sekretaryan. Hindi ako papayag na para tayong mga born again churches. Hindi po, we are apostles. We are apostles. We are baptized in Jesus' name. For it lands when the Holy Ghost came. We are Pentecostal. Yes, we are. Paano po? Ay, kung nag-record sa isang Diyos na buhay. Ay, revival that we need right now. Amen. More than the revival of our music, more than the revival, yes, mga kapatid, ng ating mga churches, we need the revival of the temple. Amen. We need the revival of the altar. Lahat ang galing sa altar, ang anointing, ang pagpapala, ang pagkilos sa Diyos, ang kapangyarihan, lahat ng galing sa templo at galing sa altar ng ating Panginoon. Hallelujah.